Sobra akong na-amaze, sobra akong natuwa, sobra akong nagandahan. Kaya ipapakita ko sa inyo para naman makapasyal kayo din at malaman kung ano talaga yung sinasabi kong napakaganda. So, lahat ng sulok, ay nako, talaga namang mapapapicture kayo. Ito talaga, ito ang Acropora, ang masasabi ko sa isa sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan. Alam mo, ito talaga yung lugar na yung naiisip ko tapos biglang may gumawa. Maayong buntad, maayong gabi, Cebu! Naku po, all the way from Batangas ay nandito ako ngayon sa Acropora Resort din sa Medellin, Cebu! Entrance pa lamang eh, ang pagkaganda na, tingnan nyo naman ang mga bugambilya! Alam nyo, paborito ko ang bugambilya, pero hindi ko kayang ispelengin. O yun po, ipa-spell sa akin. Ayun, ang gaganda ng mga bugambilya nila. Nalibot ko na po ito, pero dahil sobra akong na-amaze, sobra akong natuwa, sobra akong nagandahan. Kaya ipapakita ko sa inyo para naman makapasyal kayo din at malaman kung ano talaga yung sinasabi kong napakaganda. Kaya samahan nyo ako. At ngayon naman ho ay pupunta tayo sa receiving or reception area nila. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Sobrang Instagrammable po ng lugar na ito. Lahat ng sulok, ay nako, talaga namang mapapapicture kayo. Nag-full storage na nga po ang aking cellphone. Dahil kada lugar na pinupuntahan ko, kada sulok pinupuntahan ko eh. Diyos ko, picture ako ng picture at video ako ng video. Tingnan nyo naman o dito. Ayan, nandito tayo sa receiving area nila. Ito ang Acropora Resort, Medellin, Cebu! Alam niyo si Madam, yung gumawa nito, mahilig siya sa kahoy, sa antique. Ayan, kaya naman sobrang nakaka-relax. Tingnan niyo naman yung taas! Ayan o, oh, mga banig. Talaga namang, Diyos ko, marirelax kayo. Alam niyo, sobra akong thankful kay God dahil pinapunta niya ako sa lugar na ito dahil nung nakaraang Mayo, sobra akong pagod na pagod sa pag-aasikaso. Alam niyo naman, napanood niyo naman sa akin vlog kung gaano ako naging busy sa pag-aasikaso ng mga piyestahan, pag-aasikaso ng mga simbahan. At talaga naman, deserve ko magpahinga. At talaga namang, ibinigay niyo sa akin ang lugar na ito para marelax ako. Ayan, tingnan naman, Diyos ko, ah, ang taas! Oh. Hello po. Kamusta po ang pag-i-stay niyo dito sa Acropora? Relaxing. Oh, relaxing. Yeah. Stress-free, ah. Oh, stress-free! Talaga naman. Family style. Ayan, oh talaga. Very private and oh. Ay! Oh, parang sinabi niya yata, huwag na ako magsalita kasi parang umingay ata. Atensya na po kayo. Charot lang. Ay, thank you, ma'am. Dahil naman nilibot naman tayo sa kung saan-saan pang lugar dito sa... Grabe, ang hiling ni Madam sa halaman. At ang maganda dito, kahit sobrang daming halaman, hindi siya malamok. Ang tahimik dito talaga naman, ang maririnig mo lamang ay mga huni ng ibon. Simoy ng hangin, talagang iyong malalasap. Ang fresh na fresh na napakalayo sa syudad sa Maynila. Talaga namang marirelax na dahil nature ni nature ang peg ng lugar na ito. Ang daming halaman! Hindi mo mararamdamang mainip dahil ang daming mga puno. Tapos relaxing sa mata dahil ang gaganda ng mga halaman. Alam nyo, sobra ako excited na umuwi ng Batangas dahil yung mga nakita kong design ni Madam, gusto kong i-apply sa aming bahay at sa aming simbahan. Tara! Tao po! Tarot! Ngayon naman ay pupunta tayo sa isang bilya dito, ang Bugambilya Bilya. Oh, Bugambilya Bilya! Tingnan natin kung gaano kaganda ang kanilang bilya. Ayun naman! Para ako nasa ibang bansa talaga. Ang dami ko na magagandang pinuntahang lugar at ito talaga, ito ang Acropora, ang masasabi ko sa isa sa pinakamagandang lugar na aking napuntahan. Napaka-artistic ng gumawa, napaka-arte! Talaga naman. Wala kang maipipinta kada sulok, napakalinis. Oh my, grabe. This is the time talaga. Si
you can see, may kasama akong bata, si Mira! Say hi, Mira! Ayan ang aking inaanak. Alam nyo, ito ay pwede rin talaga sa mga pambata dahil as I was saying, napaka-educational ang lugar na ito dahil marami kayo dito makikita ng mga ibo na hindi nyo basta-basta nakikita sa labas. Di ba, Mira? Tingnan mo naman. Hi! Kasalita kaya siya? Hi! Ay, gumaganan yung ulo. Bakit? Dance. Ah, nagda-dance. Wow! Ayan, at meron silang... Oh my God, Mira! What's that? Oh my God, ang laki ng iguana. Ang Diyos ko po. Ay! Dalawa, hindi lang isa. Not just one, but twice. Ayan, parang isa pang iguana. At ito ang pangatlong iguana. At syempre, meron sila dito sports activities. Ayan, pwede kayo mag-bilyar. May nakita ko kanina, family sila, nagbabanding sila kanina dito. Maglola ata sila na nagbibilyar. Ayan. Napakaganda nitong family banding. Kaya pumunta kayo din eh. Mayroon turtles din. May turtles din. Nasaan sa mo nakita yung turtle? Wow! Ayan. Hindi nyo na natandaan your honor. Dito naman pupunta tayo sa kanilang El Pusatano Restaurant. Pang mayaman. Ang lakas makayaman. Sobrang babait dito ng staff. Lagi silang smile. At ang sarap ng food. Pinakain nila kami kagabi dito. Isang araw pala kami dito ang pagkatabana namin. Sino niyang parang buntis na ako. Dahil iba yata magpakain ng mga taga-Cebu. Hindi kumakain, baka naiingayan sa akin. At syempre, ang side naman po na ito ay yung rest house ng owner, yung may-ari ng lugar na ito. Alam niyo, ang tingin ko dito para ako nasa Europe. Nakikita ko yung mga picture ng mga kapatid ko sa Greece. Parang ganito yung peg nila. At kung gusto niyo naman makita kung gaano kagaganda ang mga room dito, hali kayo, samahan niyo ako pag hindi naman kayo namangha talaga. Siyempre, meron po silang official page. Ito po ang Acropora. For more inquiries, talagang mapapakanta ka dito na... Samahan niyo ako sa tabi ng dagat at tayo ay manlalalaki. Charot! Wala kang lalaki dito. Bakit? Wala akong nakikita naglalakad. Pero kahit walang lalaki, talaga naman nag-i-enjoy ako dahil napakalinis ng kanilang tubig. Napakaputi ng kanilang buhangin. Pero mas maputi pa sa pagkatao ko. Sa totoo lang, nung makita ko yung dagat nila, mas malinis pa sa pagkatao ko talaga. Papatunayan ko yan sa inyo ngayon. Kaya samahan niyo ako dito. Okay, dito po ang daan. Lalakad po tayo pa ilalim. Ang hiling ni Madam sa mga woods. Mamaya, papakilala ko sa inyo ang may-ari nito. Dahil napakabait, napakaganda, napakahambol. Totoo lang, mas maate pa nga ako sa may-ari nito. Mas may attitude pa ako sa may-ari. Ay, Diyos, ito na pala! Ang guwapo naman! Hi, baby! Ang guwapo naman ng mga staff nila. Ilang taon ka na, baby? 20. 20. O, parang bata ka pa. Patatakot akong hawakan at baka... Ah! Ang bait vibes ko. Parang pili ko magiging taga Cebu na. Anong pangalan mo, baby? Sans. Sans? Ang ganda ng pangalan. Very unique. Sino kakain dito? Ang ibang guest. Ah, may mga guest sila. Oh, ang daming guest. Kaya magpabook na kayo para hindi kayo ma-occupy. Huh? So, ayaw ko na mag-English. Mali-mali pala yung sinasabi. Ang ganda dito. Sobrang tahimik talaga. Sobrang peaceful. Kaya kung gusto mo talaga magmuni-muni at mag-isip-isip kung siya pa rin ba? Wow! Kung gusto mo magkaroon ng peace of mind. Ayan, dito ka pumunta dahil sobrang tahimik dito. Ibang aura din ito. Iba naman yung peg na ipinapakita dito ng Cebu. Kaya pala ang dami nagsasabi sa akin na pag pumunta ka dito sa Cebu, iba ay yung vibes na mararamdaman mo. Dahil as you can see, kahit walang tao, pero iba yung saya ng puso mo. Iba yung naibibigay ng peace of mind. Hi, sir. Sir, putukan mo ako. Alam nyo,
pag pumunta kayo dito, huwag na huwag niyo itong bubuksan. Dahil andito po yung halimaw sa banga. At ang halimaw sa banga ay lumabas na. Ay, ang bigat pala namin. Pero kuya, nagdadami din po ang mga tao dito. Yes, po. Ah! Pero bare month, mas marami. Bare month is po. Naku, kaya mag-book na kayo, ha? Only mayayaman can relate. Wow, only mayayaman can relate. Again, as I was saying kanina, talagang ito yung the best place para ikaw ay mag-isip-isip, mag-muni-muni kung dapat ka ba talaga mag-stay pa dyan sa pinagtatrabahuhan mo. Dapat ka pa mag-stay dyan sa jowa mo, parang hindi ka naman mahal. Ito na yung lugar. Pumunta ka na dito sa Acrofora Resort dito sa Medellin, Cebu! Hindi pa ako naihiwagaan sa lugar na ito dito sa Villa Rosal. Tingnan natin kung ano ang meron dito. Alam mo, ito talaga yung lugar na yung naiisip ko tapos biglang may gumawa. Kaya tuwang-tuwa yung puso ko. Pwede ka dito mag-bathtub. Alam nyo, sabi sa akin nung may-ari nito, siya yung gumagawa. Siya din yung nag-design nito. Isa rin siyang landscaping. Oh, tara. Ang daming trabaho ni Madam. Dahil maya-maya, i-BBFF ko na siya. Ayan, nagkakagulo na doon dahil magla-lunch na kami. Naku, baka maubusan ako. Kaka-vlog ko, Diyos ko po, tinahali na ako ng pagkain. Ayan, nagkakasiya na doon. Ayan! Ay, nandito pala si Madam. Ay, $500,000. Ayan na natin yung food na pinirepair nila para sa amin. Oji, baka mamaya yung mga cholesterol ninyo, yung high blood, yung diabetes, yung mga rayuma. Ayan. Oh my God! Ano yung sauce nito? Ito rin. Oh my God. Yanggang. Hipo. Oh my God, may favorite ang palaya. Palaya. Oh my God, parang gusto ko mag-uwi nito sa amin. Hindi, kinakain pala yun ni Hila. Thank you! Diyos ko, para may daily! Ayan! Ito po talaga tayo sa kanilang bar. Sobrang sarap ng mga kape nila dito, ng mga tea, ng mga wine. Sumakita ko na ulit ang baby. Ang baby boy. At syempre, would you like to meet the owner? Ayan, ang napakabait, napakaganda, napakahambo. Wala na akong masabi. Hindi ako pwede magsalita ng masama dahil baka makalayo. Thank you, Madam! Malang pleasure. Alam niyo po talagang sobrang nanlak po talaga. Yung sobrang busy ko noong Mayo, noong napatuntok ako dito, talagang nawala talaga. At saka yung mga gusto kong magawa, parang kayo yung gumawa. Yung mga naiisip ko, kayo yung... Oo, nandito mo. Yes. Kaya nga sabi ko, gusto ko na agad umuwi ng ano, ng Batangas. Gayanin yung nakita ko dito. Dahil na-inspired ako kay Madam. Kaya thank you so much. Thank you. Thank you for coming here. Yes, it's my pleasure po. And that's for all, mga kaibigan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa aking vlog na ito. At sana po ay mapasyalan nyo ang lugar na ito. Bye-bye!